Hello mga ka-tunin. Gulat kayo, no? Jerry Baha. Balita ko, maraming nagtatanong, ano ba talaga relasyon namin ni Tunying? Halika, samahan nyo kami sa isang trip down memory lane. In 1992 kasi, nung pumasok ko pa sa DCEC, nandun na si Jerry. Sa broadcast talaga, kumbaga yung pinagsimulan ko, yun din ang pinagsimulan ni Anthony. Mm-hmm. Kung paano siya natutong sumulat, mag-report, mag-research, at gumawa ng report. Same route yung dinaanan namin dalawa. Una lang ako talaga ng ilang buwan. Siguro, yung ibang mga kaibigan namin, alam na to, pero sasabihin ko uli, idol ko ho si Jerry Baha. Naalala ko, noong January 1993, bago pa lang ako, mga 3 months, natatandaan ko, at alam na mga Chinese-Filipino community to, nung kinidnap si Charlene Mainsey. So, nag-attempt ng rescue yung authorities, akala nila, yung sinasakyan, puro kidnappers lang nandun. Nandun pala yung victim, 15 years old. Alam mo kung sinong nag-cover nun? Ang nag-cover nun, Jerry Baha. Papasok ako sa eskwela. Saktong-sakto doon nangyari. Papalapit na akong ganun, tsaka nagkaroon ng putukan. Nasa studio ako nun. Siyempre, writer ako. Tapos nagre-report siya. Dinidescribe niya yung nangyayari. Alam mo yung pag pumikit ka, na-imagine mo kung parang nandun ka din sa site dahil sa, sabi ko, ang galing namang mag-report nitong Jerry Baha na to. Ang galing naman. Sabi ko, idol ko na siya. Pero so, doon nag-umpisa yung, siguro parang in-admire ko siya as a journalist. Nabanggit niya na papalabas na kasi siya sa DCEC noon nung pumasok ako. Parang nangyari, template ng Jerry Baha, ako pumalit. Nag-new news write, nag-produce ng newscast na one-man army. Tapos pagka-absent yung anchor, ikaw ang mag-new newscast, ikaw din ang magbabasa nung ginawa mong balita. Halos parehas kami ng training. Mm-hmm. So siguro, kaya nag-jive kapag sa program. Mm-hmm. Tutumba. Pagkatapos ko sa DCEC, may ilang buwan din na nawala ako sa media bago ako bumalik sa broadcast. At yun nga, sa DCMM na. Nag-umpisa doon si Gumbachero as writer. News writer. Ako mismo kasi sa sarili ko, sabi ko, hindi maganda boses ko. Mm. Hindi ako pag pinapakinggan ko yung boses ko sa na nagpo-program. Mm. Nag-news writer muna ako. Ito ang talagang pinirata ng DZMM. Dahil sa akin, parang nag-apply ako eh. Mm. Siya, talagang pininpoint siya. Mm. Kunin natin ito. Mm. Bakit naman? Bakit pinag-uusapan naman? Medyo marunong na yun. hindi na natin gagastusan ng malaki. Pero hindi, nakita kasi nila yung talent ni Anthony habang nasa DCEC. Meron isang pangyayari na nakatape lang yung programa ng Madaling Araw. Lumindol ng Linggo ng Madaling Araw. De, paano ka naman magre-report? Nakatape yung programa. Merong isang taong nakialam doon sa pagpaprograma. Hindi na nagpaalam. Siya na nagdesisyon na i-preempt yung programa. At umupo doon sa announcer's booth. Siya nagprograma. Kaya nung narinig siya nung si LBJ, yung aming vice president dati ng DCMM, ang sabi niya, a star is born. Kaya doon na ipinanganak yung Jerry Baha as an anchor sa ABS-CBN Radio. Siya ang ginawang main anchor. Tapos yung co-anchors, umiikot naman kami mga reporters. Nung ako na yung nag-main anchor, every 2 Sundays, di ba? Two Sundays. Bawat reporter. Pagdating sa kanya, tumigil na yung pag-iikot. Mm.
So doon nagsimula yung partnership. Yung ito ang Radyo Patrol na Jerry Bahan, Anthony Taberna. So from just a once a week show, naging twice a week, naging desisyon ng management, ay bigyan kami ng daily show in 2002. Nung nag-umpisa kami ng Gising Pilipinas. Pero naka-simulcast yun sa ANC. Mm-hmm. Kaya nakita nila yung nakita nila yung mukha sa likod ng boses. Ang gugwapo pala, sabi ng mga tao. Wow! Ayosin ko yun. Noong 2003, ipinanganak ang Dos por Dos. Ba't ba naging Dos por Dos yun, kumbachero? Ano bang, sino bang may pakana nung title na yan? Merong isang magaling. Sabi ng management, bibigyan kayo ng prime time show, mag-isip ka ng title at commentary. Hard hitting. So nung nasa desk na ako, nag-iisip-isip ako ganun, kailangan hard hitting daw, kataw, commentary. So doon, unti-unting nabuo yung panghambalos, pamalo. Kailangan daw matinding commentary. Kaya nagkaroon ng Dos por Dos. Yun. Dumating yung time na nire-require kami ng management na ganito ang gawin nyo. Good cup, bad cup. Good cup, bad cup. Ikaw, ganito ka. Ikaw naman, dito ka. Maganda sana kung ano yung opinion namin, yung position namin mismo sa isang issue. Yun ang sasabihin namin. Inutusan kami pero hindi namin sinunod. Oh, no! So, alam niyo na, sino matigas ang ulo siya. Matigas ang ulo. Pero tingin ko, totoo naman yun. And actually, it works for both of us. Yun ang naging strength namin ni Jerry. Kaya yung hambalos, kung may panghambalos ng Dos por Dos, double intensity pagka binalata namin yung dalawa. Actually, maraming nag-aakala na kami ni Jerry ay mga abogado. Kasi every time we discuss issues about legalities, akala nila, naiintindihan talaga namin. So, sabi namin ni Jerry, hindi kami kumpanyero. Panahon ng kampanya, sikat si Senator Cayetano noon. Pati yung mga anak, ang ginagamit nilang tugtog yung kumpanyero. Sabi ko, di kumbachero naman tayo. Kumbachero, ayun. Kaya napangatawanan namin na kami ay mga kumbachero. Sabi nila, mga kumbachero ng bayan, ano ba kahulugan nun? Wala. Ito po yung Hello Garci. Yung Hello Garci scandal, ano? Kung hindi kami naglakas loob ni Kumbachero na ilabas yung Hello Garci tape, baka walang lumabas na Hello Garci scandal. Hanggang sa bumaluktot na yung Dos por Dos, hindi namin makakalimutan yung Hello Garci scandal dahil naging parte siya ng kasaysayan at tingin namin ni Kumbachero na bago yung political landscape because of that story. Wala siguro. May time na nag-solo ako sa program. Inihahanapan nila, sana nila ako ng mga katandem. Sabi ko, wag na. Solo na lang. Dahil masisira yung Dos por Dos. Pangalawa, baka hindi rin lang mag-click. Dahil nasubukan na sa mga nakaraan. Na kapag may ibang kasama, hindi nagsuswak. Isang buwan na nagpunta ng Amerika, naglakwatsa. Naglakwatsa sa Amerika, di... Nung mag-isa ako sa Dos por Dos, may isinama sa akin. Tama yung kasabihan na absence makes the heart grow fonder. Oo naman. Siguro nga kung laging babae lang si Jerry naging jowa ako Yung pamilya niya, pamilya ko na rin. I'm sure yung pamilya. Naalala ko nung, ito seryosong bagay, nung nag-uusap kami ni Kumbachero tungkol sa sakit ni Zoe,
Kausap ko siya sa telepon, nakita, naramdaman ko, umiyak si Jerry eh. Alam mo, doon ko nakita na hindi ko lang siya kaibigan, kapatid ko talaga siya. Magkaiba lang tatay namin. Ako kasi marami akong pinag-aakabal. Hindi, ako na lang magtatanong sa'yo. Yung ginagawa mo tuwing Sabado, ikwento mo nga sa amin yun. Yung yung may mga nakikilala kayo na mga magagandang naging hobby ko na pag weekend may mga grupo kami nagmumotor motorcycle. Nung una rin ayokong magmotor dahil sabi ko naku kapag nakasasakyan ka, delikado ka na nga nakasasakyan. Lalo na wala kang protection. Kwento mo nga sa amin yung training na yun. Hindi pala marunong ko lang magpa-under ang motor. Brum-brum, ayos na. Nung una kasi, nung kumuha na ako ng motor, nauna yung motor. Hindi ka pa marunong. Tapos sabi ko, parang bisikleta lang naman. Dinusubukan ako sa loob na ng subdivision. Medyo paakyat. Na-off-balance ako. Hindi ko maitayo-tayo. Mabutit may dumana nagbibisikleta. Di ba delikado yan? Yung nakikita ko mga video ninyo eh, parang kaya hindi mo pa ako makumbinsi sa motor eh. Kahit sinong makasama ko sa pagmumotor, lagi tinatanong, si Katon Ying ba nagmumotor? Kailan mo isasama? Meron akong motor, pero jetmatic ang tatak. Gano'ng kalayo na yung pinakamalayong napuntahan mo no? Pag na may mga kasama kang nagmumotor siya? Pagudpud. Ilocos North. Ako, napakalayo eh. Bago ka makarating doon, pagod ka. Pagod nga yun eh. 600 kilometers. Grabe, no? Pre, para sa mga nagmumotor, dahil yun ang nagiging trend talaga ngayon eh. Mag-training muna. Wag yung big, basta na lang sasakay sa motorsiklo. Noon magaling ang highway patrol. Malaking tulong. Iba pa rin yung may proper training para mas matiyak yung kaligtasan sa kalsada. Matagal na tong aming pagsasama ni Kumbachero. Ang tanda ko nga 1999 nung pinagsama kami doon sa once a week program. So doon pa lang sa pagiging co-anchors namin. Bumibilang na pala kami ng 22 years. Ano? Nagpapasalamat kami sa pamilya natin sa DCRH at siyempre sa lahat sa inyo na sumusuporta sa amin. Maraming salamat po sa inyo. Parang kayamanan kung Bachero na ipinamamana. Eh. Oo. Pinamamana sa anak at sa mga apo ang pakikinig at panonood sa 2x2. Eh, hindi naman natin sila masisip. Eh, sino ba naman? Laking kawala nila kung hindi nila tayo nakilala. Salamat po muli sa aming mga loyal listeners and viewers. Wala po kami dito kung hindi po ninyo kami sinuportahan at ng todo. Parang nag-iisip na ako ng konti. Talaga naman hindi ako nag-iisip. Kanina naiinitan ako, ngayon giniginaw na ako. Ganun pala. Paano ka nag-ready? Actually, walang masyadong preparation. Wow. Ganun pala talaga. Ang mga professional. Wow. 'Yan baling tataw o halaw sa isang daigdig ng kababalaghan. Mga kumbachero, ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baja. Laging makinig at manood sa 2x2 alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes sa DZRH, kauna-unahan sa Pilipinas. O paano? Bye! Happy weekend!